girl to girl sexual act. Nasa Facebook page mismo, hindi lang yan sa Viva Max application, sa Facebook page nakita mo. Nakahubad, babae to babae naghalikan. Isa lamang ito sa mga malalaswang content na naka-upload raw sa verified Facebook account ng Filipino-Korean sexy actress na si Angeli Kang. At para sa kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI, malaking kalapastanganan ang malalaswang content ng atres sa mga kabataan. Kaya para turuan ng leksyon, sinampahan nila ng 6 na counts ng kasong kriminal si Kang sa Pasay City Prosecutor's Office. So 1 million followers kay Ms. Kang na Facebook page, and makita mo ang daming mga ginagawang mga kalasuan using the Facebook application. Kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa laban sa aktres. Bawat counts ay katumbas raw ng 20 taong pagkakabilanggo at 200,000 pisong multa. Ito yung mga obscene publication. So ito yung ginagawa natin, and hope na may message kasi ang kapisanan sa in public and also in our government na I think kailangan ng bigyan ng ngipin ang ating batas about sa mga publication, kasi kulang yung batas natin sa cyberspace natin, sa cybercrime, lalo na yung mga obscene publication in relation to the cybercrime law. Bukod raw kay Kang, sasampahan din ng kaso ng kapisanan ang kapwa nito sexy stars. Kabilang dyan si AJ Raval at iba pang A-listers ng Viva Max. So let this be a warning to all that we should be responsible sa pag-produce po natin ng content and sa ating mga producers saka mga content creators. Hindi raw dito nagtatapos ang pagsasampa ng kaso ng KSMBPI. Sinisiguro ng grupo na patuloy sila nakaantabay at nakahandang magsampa ng kaso sa mga magpupromote ng kabastusan sa telebisyon at sa social media, kahit pa napapanahon ang pagbibigayan at pagpapatawaran sa paparating na Kapaskuhan. Sa mga nude content creator, sabi ko nga, Santa Claus is coming to town. So yung ginagawa ninyo, kung hindi niyo pipigilan, baka dun kayo magpasko sa kulungan.